ました。Sulod na sila dito, boy. Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa southern part ng Masbate para mag-deliver ng RTL. So ito yung second batch na dineliver natin dahil meron tayong dineliver dito na nasa 200 heads. At guys, 4,500 heads na niload namin sa aming mga grower house ay unfortunately ay 2,000 heads lang yung nabenta namin. So meron kaming another 2,500 heads na ipapasok sa aming poultry. So maraming factors guys na naka-apekto sa hindi pag-sold out ng aming mga RTL. Unang-una yung mababang presyohan ng itlog. At since mababa yung presyo ng itlog ay yung mga investors ng RTL ay hindi masyado sila naging aggressive ngayong season. Pero guys, nakikita ko ngayon dahil medyo mahirap na din makahanap ng mga sisiw. Yung mga binook namin ng mga sisiw ay medyo matagal-tagal pa dumating. Dahil yung mga hatcheries din ay hindi sila nagpag-grow o hindi sila nagpa-hatch ng mga sisiw dahil sa mababang presyo ng ito. So ngayon guys ay nandito tayo sa isang poultry ng aking customer ng RTL. Siya ay dating OFW at nag-decide siya na umuwi na ng Pilipinas para dito na lang mag-negosyo. So guys, kasama ko ngayon ang ating customer na si Sir Alexander Silverio ng Placer Masbate. So isa siyang dating seaman. So ilang taon ka na sir ng seaman? Almost 28 years. Sa pagiging seaman. So ano ka, international na? International. Anong yung mostly na product na tina-transport nyo? Bulk carrier yung bulk area. Pero kasakay din ako mga container, reefer ship, pero karamihan bulk. So ibig sabihin ng bulk sir, ano yung products na mga trigo o mais? Ah, okay. Minsan mga agricultural products din, mga wood chips, mga ganun. Wala, ganun din, meron din. Ilan na yung anak mo ngayon? Tatlo na.
puro mga halos graduate na din. Yung pangalawa ko, ako graduate yung dalawa, yung isa. Two years na lang. Matatapos na din. Tapos may ano ka na sir, may apo ka na, mayroon ka na. May isang apo na sir. Mataba. Kaso hindi, wala dito. Wala. So, sir, nag-retire ka na po? Plano, ito pa nag-ano ko lang. Start ko lang. Hanap lang. Year ka nag-ano bumaba ng barko, yung last mga baba ng barko? March lang, March 2022. 2022 na March. Sa 28 years mo sir, kumusta naman ang pagiging seaman? Like ano yung relationship mo sa family mo? Na mahirap talaga pag malayo sa pamilya. Pero kung sa kabuhayan, sa middle class. Comfortable life talaga na bibigay mo talaga yun. So, ilang years ka na sir sa ano kasal? 1990 ako pinag-kasal. 32 years na oo, sa pagiging kasal. So si Mrs. ay empleyado din? Nasa DepEd. Nasa DepEd, teacher. Bakit naging interested ka sa pagli-layer? Or yung mga pangitlog yung mga manok? Actually, last year ko pa plano ko eh. Ngayon ko lang na medyo nakaano na rin sa... May ipon na din. Kunting ipon, tapos wala nang utang ba? Kaya okay. Naglakas loob na ako mag... Sa lahat ng pwede mong i-business, bakit sa pag-itlogan? Sa ako kasi last year pa, pala yung nakanood sa mga... Sa YouTube. Andun ka pa sa barko? Kahit sa barko. Nanonood ka ng mga YouTube. Oh. Tapos... Hindi na ako nagka-interest mo. Kaya yun, try natin. Yung ano sir, yung property nyo dito is ilang hectares to? Almost 3 hectares. Sa isa inyo itong property? Ito, sa parents ko pa. Sa pamilya pa. Pero yung nga, matagal na nakatingga to. Kaya pinaalam ko sa parents ko. Wala no, kapatid ko, alam din ang kapatid mo. Malaki yung ano mo, malaki yung area mo dito. Ba meron kang existing na mga manok? Nasa ilang heads na yung existing mo? So ngayon, yung dati? Dati, 90 heads. Oh, 90 heads. Oh, 90 heads. Nabili mo yun dun sa, ano na parang, in-assume mo na lang, no? Sabi mo, kwento mo kanya sa akin, in-assume mo na lang. So, nangingitlog na siya, in-assume niya na lang yung, ano, kasi ayaw nang mag-alaga ng dating owner. So, nabawasan. Meron sila 200, kaya nabawasan pa lang. Bigaw may stress yung parents. Actually, kausap ko yung anak. Okay. So, First na kuha ni sir sa amin 2 to 3 weeks ago. Ano yun, nasa 200 heads sir, no? Ngayon nangingitlog na. So merong pa konti-konting itlog pa lang. And then ngayon, yung breed na yun ay H&N. Tapos ngayon, nag-delivers kami sa kanya ng nasa 284, 285 na mga manok. At ang ano noon, ang breed nito ay Lohmann. So, in-expect namin sir na within 2 weeks ay meron mag-i-drop na din yung Lohmann natin. So, ito pala yung ano namin sir, pinaka last na delivery ngayong quarter ng ano ng taon kasi next na deliver namin is maybe October or November. October na naman yung target. Next harvest namin ng ano. Kasi may pinapalaki pa kami mga konting sisim tapos kukuha pa kami ng konting sisim. So ano sir, yung building mo, yung layer building, sino yung nag-design yan? Ikaw lang? Hindi, ako lang. Alam mo, mag-iman. Tapos yung mga cages mo, saan mo kinuha? Sa Cebu. Sa Cebu. Cebu ko lang. Pinatracking lang. Tracking lang, tapos? Ako na nag-assemble. Ikaw na nag-assemble ng lahat ng cages. Lahat na mga. Tapos sir, yung capacity niya nasa 500? 500 plus. 500 plus. 75. Wala pang ano dito sir, wala pang kuryente, wala pala. Wala, kaya nagtapit ka ng solar. Tapos yung source ng tubig mo dito? Yan, sa balon mo. Sa deep well, oh. So pinagawa mo din yung deep well? Dati na yan. Malinis na ba niya dahil ininuman nga? Oo. Portable pala yun. So yung ginamit mong material sa building mo, mga hollow blocks, tapos mga coco lumber, tapos ano muna, argero na yung ano, tapos green screen na para may protection yung mga manok. Para fresh din yung hangin. Labas-pasok yung ano, maganda yung ventilation ng So yung ano mo sir, yung plan mo,
parang ano lang din, trial and error lang din ito. Kung kumita siguro. Kung kumita, okay, dahan-dahan na lang dagdag. Pero sa tingin mo sir, hindi ka na babalik ng barko? Yung ang plano ko sa'yo. Yun yung plano mo. Hindi na natin masabi mo. Pero, nasa ilang taon ka na ngayon sir? 56 na ako. 56? Pero malayo, pwede pa naman mag ano? Kaya ano pa naman siguro sir, fit ka pa naman, physically fit in terms of mga, di ba, may mga medical naman yan every time. Every departure. Pag every part nyo, may medical. So wala ka pa naman mga maintenance ngayon, wala pa siya. Wala naman. Physically fit pa. Kaya naghahanap ng trabaho. Kahit nasa lupa, nagtatrabaho pa rin. Pero hindi ka sir na, ano, parang hindi ka na nangihinayang ng sahod mo dun sa labas na... Medyo malaki compare dito, di ba? Iba rin kasi sa nasa pamilya ko. Nasa pamilya. Sa 28 years kung sa barko, ilang yun, ilang yun nasa pamilya ko. At marami sa barko. Half siguro. Siguro more than half. Yung nasa barko... 9 months ka sa barko, 3 months ka sa pamilya. Sa lupa. 1/3 lang. Pero sir, ano, parang wala ka din, like, hindi ka din nahirapan mag-adjust like in terms of financial security. Usually every month alam mo pag nandun ka sa pag nandun ka sa barko, malaki yung makukuha mo dito, di ba? Like I mean malaki yung masasahod mo compared sa dito na hindi mo alam yung katulad sa business na to, hindi mo alam kung kikita ba ka ba ngayong buwan or next month, hindi ka na makikita o ganun. Puhunan. Hindi ka yan sir, ano, hindi ka naman nahirapan mag-adjust. Hindi naman, kasi may nagsusupport naman eh. May support partner ko eh. Si Mrs. may trabaho pa naman. May trabaho. So okay lang naman si Mrs. no, na parang business minded din si Mrs. Support naman. Support naman. Kasi ngayon sir, medyo ang presyo ng ito ngayon hindi ganun ka taas pero unti-unti nang nag-increase. So hopefully, ngayong mga susunod na months ay i-increase na yan kasi yung mga ibang mga poultry, nag-early calling sila kasi yung previous quarters medyo lugi yung ano nila eh. So kumunti yung numbers ng chicken, layer chicken sa Pilipinas. So, lalo na ngayon, by August, babalik na naman yung school. So, face-to-face na naman. So, baka yung demand ngayon ng itlog ay tataas. So, kapag tumaas yung demand ng itlog at yung supply medyo mababa, automatically, mag-aano yung price increase yan. Actually, kaya nga nag-postage rin naman kasi yung anak ko, magawa siya ng itlog. Kasi yung kumonsumo ng itlog. So hindi ka pwede, wala kang problema sa disposing ng mga itlog pala kasi may big shop. Final, ano yung parang, kumbaga, message mo sa kapwa mo mga OFW or sa mga, ano, sa mga seaman. Kausapin natin yung mga seaman, sir. Tingin ka nito, sir, ano yung masasabi mo sa kanila? Sa akin lang, hindi naman kasi habang buhay, seaman tayo nasa barko. Kasi mag-isip din tayo ng ano, pang kabuhayan pag nasa lupa. Siguro kung oras na nga, medyo gusto mo na mag-retire kayo, nagkakaedad na rin. Meron na nga, no? Meron na plano talaga, hindi naman na habang buhay nasa barko tayo. Kaya ganun ang ma-advise. Naintindihan ko yung mga anak mo sir kasi yung papa ko seaman din. Kaya alam ko yung damdamin ng mga anak ng seaman. So, swerte ko lang si sir kasi yung mga anak niya nag-ayos din ng pag-school nila. Wala namang problema. Kaya ngayon, medyo maluwag na sir, no? Maluwag na yung pakiramdam kasi halos tapos na lahat. Konti na lang yung ano, bunso na lang. Nag-aaral. Ano lang yun, sir, mag-aan na lang yun. Plus may kaya business. Na ni first customer ko si sir, and hopefully mag-repurchase siya ng RTL sa sunod na batch. Depende sa ano sir, sa performance ng manok, no? Depende sa business. Pero maganda yung place ni sir kasi kung mapapansin nyo, tumawid tayo ng ano sir, ng ilog, no? Pero ito actually is ano lang siya, connected lang siya sa mainland ng Placer. Paikot lang to, kaya lang hindi maganda yung ano pa yung daan pa, wala pang
Larong Access Road, mas malayo o paikot. Malapit lang naman. Malapit lang, oh. So maganda yung ano, maganda yung place kasi wala talaga ano, yung kapitbahay, yung tauhan lang ni sir dito, di ba sir? Tapos yung next na kapitbahay, malayo pa sir. So 3 hectares na property ito ni sir. So sir, maraming salamat sa ano, natiwala sa pagbili mo ng project. At sana maging successful yung ano mo, business mo. Para hindi na bumalik ng barko. Bahala na sila doon.